Ano? Pops! Nangyari kayo, Bin? Nangyari kayo? Ano mo? Ano nangyari sa'yo? Ba't ilang araw ka hindi mo eh? Ano to? Boyfriend. Bakit nandiyan ganyan ka? Anong nangyari sa kanya? Pops, hindi ko makikintihan itong bata. Anong nangyari sa'yo, Bin? Magsabi ka nga sa'kin. Ha? Wala. Tignan mo yung mata mo, oh. Maga. Parang puyat na puyat ka. Saan ka natulog? Sa jeep po. Sa jeep? So ano, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan ko pong, ano sabi ko, magre-report. Alam nila, Pops, kung saan ako pupunta. Sabi ko kailangan na dalawang gabi nang hindi na-uwi si Arvin. Hindi ko na alam. Kahagabi. Walang tinda. Walang tinda? Sila ano? Sila Ate Rose. Oo. Eh mga kapapi, ano, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayun nga po ay punta kami kay Ate Rose ngayon. At walang tinda. Pero punta natin sa bahay nila. Kumustahin natin mga kapapi. At yun nga, bago ko pala simulan na itong vlog na ito, meron lang pong nagpapa-shoutout sa atin. At ito po ay professor ko dati nung college. At ayun, si Sir Teddy, no? Shoutout kay Sir Teddy. At nagpapa-shoutout daw yung kanyang nanay. Ayan, si nanay Elizabeth Dispo. Bueno, shoutout po kay nanay Elizabeth Dispo. Shoutout po, nay. Ayun, happy birthday po. Siya po ay 75 years old. Uy, na John, ikaw happy natin birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday po, Nay! Happy birthday happy po, birthday Nanay po. LB, Dispo, at more birthdays to come. And God bless po, salamat po sa inyong walang sawang suporta. At kay Sir Teddy, thank you rin po sa inyong support. And God bless po. Ano? Ayun, for today's vlog mga papi, pakisamahan nyo kami sa isang panibagong vlog na ating pagsasamahan. Kasama natin si Borno, kayo no? Hello po mga kapapi. Pagpalang araw po sa ating lahat. Bakit paus pa rin si Borno? Saan ka ba nag-concert? Hindi ko alam, Pops eh. Hindi mo alam? No. Iwas na ako sa malamig. Sa malamig? Iwas na sa mainit. Bakit? Ako na lang muna ngayon, Pops. Ikaw muna. Ayaw na ni Kuya Burnok ata eh. Bakit kaya? Minamalat na daw siya eh. Minamalat? Paano yung magre-resign na siya? Ha? Hindi, Pops. Pag wala siya, wala ako eh. Ay, ganoon. Papapalit pa siya. Nandito rin si Bay Papaya. Yes po, mga kapapi. Mayong hapon dia. Kumusta man mo dia, tanan? Kumusta dia. Kanina, mga kapapi, pupunta sana kami kila Vincent, kanya nga lang, sobrang traffic. Opo. At coding pala ako ngayong araw. Hindi nabanggit ng piloto. Hindi na, ano, pero schedule na lang natin next week. Nag-usap na rin kami ni Vincent. No, kasi baka yung magtanong din bakit hindi natin nadalaw. Ngayon na, next week po, mga kapapi, ang ating schedule para kay Vincent. At ito, surprise visit tayo kay Ate Rose dahil nung nakaraang vlog, di ba dapat ay magtitreat tayo ng Jollibee dun nga sa mga bata. Kumustahin natin ngayong araw na kapapi at bakit sarado sila? Opo, no. Walang tinda. Wala po silang tinda dahil ano pa lang ngayon, magpa-5 pa lang naman po ng hapon. Kumustahin natin, ano? Ngayon, pakisamahan nyo kami ngayong araw, mga kapapi, banat-banat lang? Banat-banat lang, mga kapapi! Alright, at pakibakan nyo po yung mga vlog ng nila Kuya Boogie. Ngayon, pumunta sila ng Malabon ngayon. Malabon! At yun, pakibakan nyo po yung kanyang pagbalik sa entry niya. No? Yes. Mga kapapi, supportahan natin yung mga upload po. Siyempre, sa Kabusiness Official, Papa Dins TV, Young Russell, ano, mga kapapi. Right? Mag-park lang kami, mga kapapi. Dito na kami sa lugar nila. Ayun na yung ano, dating tindahan nila, Sandra, oh. Yan po. Ayun na. Sarado na talaga. Sarado na. Dati ay... Ay, hindi na pala. Ay. Diba na? Oo, nakuha na pala yung mga loan na siguro nila. Dati ay junk store.
ngayon ay sira-sira ito. Ngayon, dyan tayo, lock sa baba. Okay, manok. Alright. Alright, okay na siguro dito, lock. Tara. Let's go. Mga kapapi, dito na kami. Ito. Ay, si Eric, mga kapapi, oh. Ay, support hello natin, Kuya Ricky. Hello po, mga kapapi, mga kabusiness, sila po. Ayun na, malapit na ma-monetize ito mga papi, Kuya Ricky Alfonso TV. Ayun na, sa mga, ano po, ay pwede nyo pong dalawin yung munting YouTube channel ng ating Kuya Ricky. Napakabait po niyan. Ricky Alfonso TV po. Ayun, kala ko Ricky Alfonso Baso. Uy, umbira ka na naman ba yan? Parang nagaya na tubig ba? Kerek, napansin nyo ba sila Ate Rose? Ate Rose po. Hindi po, kanina umaga. Kanina? Kanina umaga napansin ko. Nadaan kayo doon sa pwesto nila? Hindi pa? Hindi pa kasi wala akong biyahe ngayon. Ah, wala pa kayong biyahe? Kasi walang tinda eh. Pero nadadaan mo ba doon na may tinda sila minsan? Minsan may tinda. Oh, kahapon? Kahapon, parang wala. Wala rin kahapon. Okay. Ngayon, kamusta yung ano tindahan nila Sandra po dyan? May umupa na po? Meron na. Ah, meron na. Yung ano na. Bakal pinatatanggal pa. Oo. Plano ko, Paps. Tatanggalin ko. Ah, datalin mo. Depende po kung kailangan nila. Pero kung kailangan ano daw. Kailangan ba nila? Kakusihin na yan. No. Oh, sige, pwede naman po kayo nang bahala. Pwede ko video yun. Ha? Pwede ko video. Iba-vlog mo? Pwede naman. Pwede. Oh. Pwede yun. Ka-business team eh. Oh, oh. Ka-business team. Ito ka-pangit team. Pangit ka rin. Ah, dito muna kami kay Rick. Ha? Sige, Pop. Punta muna namin doon. Kasi ng mga vlogger, oh. Mga gwapo talaga. Oh. Ay, grabe. Oh. Lopo. Mga vlogger dito, hindi gwapo. Ito. Wala pang krimen, just big na. Sige po, kay Rick. Dito muna kami. Aba. Tumawa kami. Sige po, po. Aba. Sige, mga kapapi, punta na kami kay Ate Rose. No? Okay lang kayo dyan. Dito ba yung daan? Okay. Okay. Okay lang po. Oh, hello. Ano, bakit? Ba't kayo tumatawa? Loading kasi. Di ba, ano, late reaction. Ah, late reaction. Eh, mga kapapi, may mga nagtatanong bakit daw parang may pangil ako. Ano po yan, goma? Pinakabit po ni... Hindi, pina, ano ni Doc kasi para pumantay ba? Pambalas. Hello po, Ate Joy. Hello. Kikiraan po. Oo, oh, kikiraan. Batay, madalaman ito pa din. Ah, dyan ka na? Oh, sige, dyan ka na. Dapat sinabi mo, wala mo karatula. Wala mo lang kalatol ng bawal, chutay. Kalina na kitang ina. Huwag kayo magsakalan, pambihira kayo. Pagmamahal niya yun eh. Asan, ay, ito pala si Karen. Oh. Ito, Karen. Karen! Asan po? Si Ate Rose. Si Ate Rose po. Pinantan, pauwi na daw po eh. Pauwi na? Pauwi na. Sino tao dyan? Si Lakay lang po. Andyan si Jello? May pinuntahan din eh. Ah, may pinuntahan din. Yung mga tindi. Kasama yata niya, Ate Rose. Oh, okay. Sino ba may balat? Si Arvin. Charvin po. Nakikuha lang kung saan eh. Kasama niya yata ni Raven eh. Kasama ni Raven. Arvin. Ay, ito lang. Arvin. Nandiyan ka na naman ito, siya. Ito, si Kyle. Kumusta ka na, Kyle? May lang po. Oh, mukhang bagong gising ah. Hindi po. Ah. Asan sila? Nasa labas po. Nasa labas? Papasukin mo daw. Ha? Kumpiteran. Sino? Sila Arvin. O, pwede yung ano, pasuyo, patawag. Pasuyo na lang po. Sa center? Malayo yun? Ako. Ito, malayo-layo yun ah. Si Ate Rose? Pauwi na po. Pauwi na. Malapit na daw. Saan galing si Ate Rose? Diyan po saan. Saan? Hindi ko alam. Saan buntay? Sinong tao dito ngayon? Kami lang. Kayo lang? Pwede kami ano? Uungpo muna kami doon. Sige po. Tara, pumunta tayo. Talaga pwede, magkaka- pwede nga may apasok. Talagang ano ah, magkakakbay talaga oh. Kala mo mga ano ah. Pati, oh, paano to? Dito yung kasha. Ayaw mo kasi bumitaw. Sinakal din ako ni Babs. Uy, dito sinakal, bilo. Pataw. Walang tao dito ngayon, nasan sila? Sumama ko po kanina po nandito yung malis lang. Ako malis? Parang yung bahay natin ang stocks. Ha? Parang nagbago. Paano nagbago? Yung di ba yung dating pulunta natin? Oh. Oh, ngayon ko lang ba ulit nakapunta rito? Hindi kasi nagsasama sa amin eh. Hindi ka rin kasi nanonood ng vlog eh. Huli ka na.
Na? Pambira. Oh, pambira talaga ito. Wala kasi akong load pumps. Mga itong kasama namin, di nanonood ng vlog, pambira. Mga kapapin, di nanonood ng vlog ni Papa Dins. Paano to? Sandwich. Ano natin to dito? Eh, basa na to, basa. Kaya pala nagulat. Yung pa ng kanto na ito pinasuka natin ah. Oh. Kaya pala kanina pa nagtataka to. Ba't di kayo nagtinda ngayon, Kyle? Wala si mama. Ah, wala si mama? Ilang araw na kayong ano, hindi nagtinda? Kahapon pa tsaka ngayon. Kahapon tsaka ngayon. Anong araw ba kahapon? Webes. Webes? May nasikaso po si Shay. Ah, may nasikaso? Sa karami po. Sa karami? Ano yun? Ang mga ano po namin. Sa papa po namin. Ah, sa papa mo? Yung sa totoo mong papa? No. Yung sa una? Oh. Tuwing December po yun, yung nasikaso niya. Ah, tuwing December. Hmm. Ano yun, sa pension ba yun? Okay. Sige. Hintayin natin si Ate Rose, mga kapapi. Tawagan ko siguro. May number ka nun, Karen, ni Ate Rose? Si Angelo na alam mo. Si Angelo, alam po niya. Ha? Si Angelo? Wala, si Angelo. Nasaan si Angelo? Dito po yung nanapin ko lang. Oh, sige, baka mamaya, mag-ano kasi, mga kapapi, kaya kailangan ko rin silang makausap. Dahil si Angelo nga, meron tayong, di ba, class achiever din si Angelo. Mm. At para makausap ko rin. Tsaka matanong din natin ba't hindi na naman sila nagtinda. Ito kasi ay bahagi ng pagmamonitor natin sa kanila, mga kapapi. At ilang beses na natin silang nabigyan ng pagkakataon. Eh syempre ayoko naman na masayang yun, di ba? At tanongin natin, kamustahin natin. Ano po? Tayin natin, mga kapapi. Saan tayo pwede po po? Dito na. Umuna tayo. Sir, ay, ikaw pa nagpa-upo ah. Ang bihira. Upo kami, teh. Dito muna tayo, mga kapapi. Hintayin natin. Ano bang bahay dati? Ano nakabutan mo yung dati? Ano bang yung nailipat natin sila. Ayun na, dun sa mga... explain ko na lang din, mga kapapi. Kasi dati, nailipat natin sila Ate Rose. Dun sa mga bago sa aking channel, ano? Sila Ate Rose ay nailipat namin nung galing sila ng QC, di ba? Sa Filcoa. Yun nga, sila yung pangatlo ata, pangalawang lipat bahay project natin. Nailipat natin dyan sa likod. Sa mga nakapanood nun ay alam nyo kung ano itsura nun. Nung bahay na yun, pininturahan pa nga namin. At yun nga, nagkaroon lang din ng problema doon. Kaya lumipat sila dito, mga kapapi. Dito sa bahay na ito. Ayan. Lumaki yung bahay. Lumaki? Ayan, sabay-bayan nyo yung kwento po ng buhay nila Arvin, nila Ate Rose. Ano sabi, Karen? Alam mo na yung number. Nakabisado mo na? Apo. O sige, tawagan ko muna, mga kapapi, ano? Or out of coverage area. Palagay ko nasa bundok ito sa Ate Rose. Sabi niya, bayad ka muna, isang katawa. Wala mga kapapi, hindi makakontak, cannot be reached. Cannot be reached. Ayun na, dun sa mga bago sa akin channel, maraming part yan, mga kapapi. Simulan niyo dun sa part 1. Yan sa makalipat sila rito. Para malaman ninyo kung ano yung mga nangyari sa buhay nila sa tulong natin. Lahat yan ay nakablog naman, mga kapapi, ano? Para mas maunawaan ninyo yung istorya ng buhay nila rito. Ano po? Ayun na, balikan ko na lang po kayo, mga kapapi. Nagpa-barker ka? Ha? Scoop mo, Lord! Ano? Bombs! Nangyari sa'yo, Bin? Nangyari sa'yo? Ano yung mo? Ano nangyari sa'yo? Ba't inangaraw ko hindi mo eh? Ano to? Boyfriend. Bakit nang gaganyan ka? Please, Papa, please. Arvin, wag na wag mo nang uulitin. Tingnan mo yung naging epekto sa akin, Arvin. Papatayin mo ako. Dito, ilang araw siyang di umuwi? Pinabog ako ng mga pulis. Dalawang gabi, Papsi. Ilang araw siyang di nakauwi? Ilang araw, B? Apat na araw? Hindi, kasama pa lang, Dunis. Kasama ko pa yan. Galing kami ng ano, eh. Saan ka tumambay, Bin? Ha? Matis, nandito pa siya, eh. Nung nagtinda, eh. Nagtinda pa yan siya ng Togi, eh. Hindi, ganito na lang punta tayo sa inyo.
no? Doon tayo mag-usap sa inyo. Kasi mga papi, pauwi na sana kami, diba, inantay namin si Ate Rose. Eh nakasalubong namin dito, problemado nga kay Arvin. At ito. Doon na tayo tayo sa inyo na tayo. Para hindi tayo nakaano dito, iskandalo ba? Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa Evin? Magsabi ka nga sa akin. Ha? Wala. Tignan mo yung mata mo oh. Maga. Parang puyat na puyat ka. Saan ka natulog? Sa jeep po. Sa jeep? Bakit hindi ka umuwi? Sabihin mo sa akin. Huwag mo munang pagalitan, te, ha? Hindi ko naman para pagalitan, pa. Oo, tabi tayo dyan, tabi tayo. Ano nangyari? Sabihin mo, kwento mo nga sa akin, ano bang nangyari sa'yo? Tabi tayo. May upuan pa kayo dyan, te. May upuan doon. Ano nangyari sa'yo? Kasi sa tindahan yung ano eh. Sabihin mo sa akin. Ako yung mga upuan. Nagtatawag ka doon sa SM? Bakit nagtatawag ka? Papaayos ko po kasi yung cellphone ng kuya ko eh. Papaayos mo yung cellphone ng kuya mo? Cellphone. Bakit ipapaayos mo? Ha? Kaya ka nagtawag para magpaayos ng cellphone. Ha? Sino mga kasama mo doon? Ha? Matatanda po. Matatanda? Saan mo sila nakilala? Ha? Pagkakalala na po kami yung matagal na andyan po sila sa UCC dati palagi. Tapos? Alay, yung pupunta yung inantay nyo sila papatin kaya nasira yung cellphone pin? Bakit ba nasira? Ako po ang panan. Nakatulog po kasi ako eh. Kailan ka pa nagsimulang magtawag ng jeep? Sa jeep ka ba? Jeep ba yung pinagpabar kay Rama? Jeep? Kailan nagsimula? Kuha ka ng upuan mo, te. Kailan ka nagsimula magtawag? Ha? Apat na araw ba siya, te, Rose? Wala? Hindi po, Martes nandito siya. Martes? Martes nandito pa po siya eh. Dalawang gabi. Tatlong araw. Hindi. Dalawang gabi lang. Dalawang gabi lang. O, alam ko, Paps, dalawang gabi lang. Sabi mo kanina, apat. Hindi, si Raven na nag-ano, Martes na, Lunes kasama pa namin yun siya, magkakasama kami ng mga kuya niya. Tapos Martes nag-ano siya kasi galing nga kami sa ano, Kilcoa. Ano, naisip mo bakit magtawag ka ng, ano, ng jeep? Pakinggan mo kasi sinasabi ng kapatid mo. Ha? Sige daw, kwento mo sa akin, kwento mo sa amin, para alam namin kung ano yung naisip mo. Bakit anak? May problema? Yun lang cellphone ni kuya mo? Ha? Bin. Ano, sabihin mo sa akin kung ano yung naiisip mo, ano yung pinagdadaanan mo. Kasi tingnan mo yung mga ano mo, oh. Sino nagsulat niyan? Ito, ano to? Ano ibig sabihin niyan? Diyan ko lang po nakuha sa UCC yan. Sa UCC mo, kinopya mo doon. Bakit sinulat mo dyan? Bakit hindi ka umuwi dito sa bahay? Ha? Ano naiisip mo nun? Wala. Dumi ng kamay mo, nangalakal ka ba? Hindi ka na nakapagupit ng kuko mo. Bakit ano, hindi ka na lang nanghingi kay mama ng pagpagawa ng cellphone? Ha? Ano bang naging problema nyo nito ni Admin Piros? Wala naman po, okay pa po eh. Napagising pa nga nyo nung tanghali. Sabi niya, humingi pa sa akin na, Mih, pahingi ako sa pagbibila kong tinapay. Sige, inabutan ko siya. Tapos nung nagtimla ko pa siya, binigyan ko pa nga siya ng 50 pesos. Tapos sabi niya, Mih, pang merenda. Sabi ko, binigyan ko siya 50 pesos. Sige, sabi ko, magpahinga ka na dyan. Sabi ko, tapos iniwan ko na sila, pabunta na ako ng tindahan. Pero wala po ako naisip na dahilan para ano kung yun lang cellphone ni kuya niya. Yung napagalitan siya ni kuya niya kasi yung paps nung nag-text ako sa'yo na okay na. Nag-aantay po kasi sila nun sa tindahan. Nakatulog po siya dun sa may ano, nandito si cellphone niya. Natuunan niya, nakaganon po siya. Ayaw man, kasi narinig ko, ayaw maniwala kasi nung kuya niya na ano eh, natulugan lang niya yung cellphone, naipit lang dito. Andyan yung cellphone na ba, na ano, ayaw na matouch po. Yan yung time na ano kasi, di ba, Tiros? Galing kami sa tindahan ninyo noong time na yon at sabi ko nga,
magja-Jollibee kami. Eh, nung time na yon mga kapapi, biglang dumating si Botchok sa bahay. Kaya nga, sabi ko kay Ate Rose na hindi mo na ako makapunta kasi opo, may family, opo, ano, may family matter na nangyari. Naparood nyo naman, opo, diba? Opo, opo. Yung pagdating po ni Botchok. Yun yung nangyari nung time na yun, kaya hindi ako nakaalis din ng bahay. Tapos, kanina, punta kami rito. At ang sabi sa amin ni si Kyle ba yun, no? Si Raven. Kyle, ano? Yung may anak. Kyle. Opo. Ang sabi ni Kyle ay may pinuntahan lang daw kayo, may nasikaso ata kayo. Ang sabi ni Kyle ay oo, doon ba 'yun sa saan po sila? Sa Krami, sabi mo? Oo. Yun daw. Hindi po kasi Pops, ano, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan ko pong ano, sabi ko magre-report. Alam nila Pops kung saan ako pupunta. Sabi ko kailangan na dalawang araw, dalawang gabi nang hindi nauwi si Arvin, hindi ko na alam. Kahagabi Pops, alas 11 image na ako nakauwi dahil Robinson, yung SM Fairview harapan doon, lahat bit-bit ko yung ano, picture niya talaga. Nagtanong ako, naghanap ako yung mga Muslim doon, binigyan ko ng number, inanuhan ko po talaga ng ano, yung mga nagtatawag doon. Napansin niyo po ba yung batang to? Kasi may nakapagsabi po sa akin na nagtatawag po dito. Anak, hindi mo kailangan gawin yun. Bakit mo ginawa yung Ben? Sige daw, sabihin mo sa akin. Ben. Magsabi ka, Bin, may problema ba? Anong ano, anak, bakit naman ano, di, ano sabi ni Mami sa'yo? Hindi mo kailangan porsigin yung sarili mo, hindi mo kailangan mag-ano. Hayaan mo lang yung cellphone, yung cellphone lang yun eh. Bakit may higaw ka na? Sino nagkabit nito? Ikaw? Tanggalin mo ito. Tanggalin mo. Tanggalin mo yan, Bin. Hindi ka, ano, hindi ka bad boy, no? Nag-rugby ka ba? Hindi pa. Sigurado ka? Sabi ka sa akin ng totoo. Hindi pa ako nag-rugby. Ano lang ginawa mo? Tatawag lang po doon. O, pagkatapos mo magtawag, saan ka? Anong ginagawa mo? Papahinga po ako sa jeep. Nasaan na yung pinang, ano mo, yung pera na pinagpatawag mo? Kumain po kami dalawa ni Kay Raven. Kumain kayo ni Raven? Ito. Saan kaya kumain, Raven? Doon po ito, may calendar dito. So, yung pinagpagura mo ng ilang araw ay pinangkain nyo lang. Nakamagkano ka dun sa ilang araw na yon? Ganyan na po, naka 200 ako. 200? Asan yung 200? Wala na. Meron pa po natira. Nasaan? Ito po. Ano yan? Ba't parang, ano yung pinapapalit mo? Para maging buo. Opo. Bakit ano? Bakit nagtatawag ka? Ha? Paayos ka po kasi cellphone na kuya ko eh. Bakit hindi ka nangingi kay mama pampaayos ng cellphone? Magkano ba yun? Hindi ko po alam. Bakit naisip mo magtawag kaysa magsabi kay mama ng pampaayos ng cellphone? Nagsabi ka ba kay mama ng magpapaayos ng cellphone? Hindi. Bakit hindi mo sinabi? Wala. Kasi, Bin, yung ginawa mo, tama ba yun o mali? Mali. Hindi ko naman sinasabi na mali yung tawag dito, pagtatawag ng jeep. Diba? Kasi marami tayong mga kababayan na nagtatawag din ng jeep. But hindi naman masamang gawain yun. Pero ikaw, siyempre isa alang-alang mo rin yung mararamdaman ng magulang mo. Diba? Siyempre, nag-aalala sa'yo na hindi ka umuwi eh. Hindi na ba ito pumapasok sa school niya? Papasok, hindi na po siya napasok ng Pilcoa. Inantay na lang po namin yung releasing ng ano niya. Tapos yung tablet Pops, kasi may issue, di ba may issue doon na tablet? Ngayon kasi naibagsak naman niya. Ngayon nasira din ngayon. Para makuha lang namin yung card niya. Kailangan namin ipagawa yun para may turn over din namin ng maayos. Tapos yun lang sabi ko, antayin lang tayo ng ano na kasi belo lang tayo ng kote. Pagka nakasahod si daddy, papagawa na natin ito. Tapos babalik tayo ng Pilcoa para makuha na natin yung card mo. Kasi nakiusap naman na po kami nung ano doon, nung Monday. Tapos yun nga, sabi ko, ano ka lang basta, sabi ko,
dyan ka lang din, sabi ko, huwag kang mag-alala. Kasi, sabi ko, nakiusap na po kami dito sa main para tanggapin lang siya. Tapos, tupalo na lang po yung card. Tutan, meron na po kami certification of attendance na katunayan na enroll po siya doon, na pinapahintulutan na siya ng principal doon na ma-transfer dito. Yun, na andyan nga po yung mga ano, documents na hiningi po namin at kinuha namin sa Pilcova. Tapos nung Martes, maayos pa po, maayos pa, nagpaalam pa siya kasi kagigisi niya, humingi pa siya sa akin ng pang ano, pang merienda niya. Tapos nung nagulat na lang po ako, kasi pag sabi ko, asan si Arvin? Inasanay naman ako sa kanya na hindi, pag minsan papaalam siya na akin na James lang siya. Nga, tita, nandito po si Arvin, nagpasama po ako dito papatulugin. Pupunta po ako doon na ano ko siya. Okay. Noong time na yun, kasi nawala po ako cellphone, wala akong communication niya sa ano. Pinuntahan ko po bakit wala siya, dahil hindi nga siya naka-uwi. Tapos nga, tapos sabi ko, kinabukasan, hanggang ano, naghanap po ako. Tapos yung kahapon talaga, naikot ko po halos talaga Fairview, Pilcova. Talaga pong ano, layo ng narating ko. Doon pa lang sa ano, sa time na gabi na, Teros. 90 pa siya nakaka-uwi. Anong ginawa mo nun? Nag-ikot po ako. Naghanap kami. Si Raven, si Kyle, nag-ikot kami. Hinanap na namin siya. Lahat halos ng barkada niya. Talagang pinuntahan ko hanggang kagabi pa. Hanggang ngayon, kung makikita niyo, tinan niyo yung mata ko. Talagang halos wala pa rin akong tulog. Oh, si Kyle. Kyle, ikaw ba yun, no? Kyle, ba't di mo sinabi sa akin kanina na nawawala pala si Arvin? Hindi mo masabi, Pops. Hindi mo masabi. Bakit? Dapat pagka mga ganyan, sasabihin nyo sa amin. Oo. Kasi, pwede ko naman kayo samahan eh. Kung sakali, kasi po, nakita na po kanina ni Raven eh. Nakita na niya kanina. Nung dumating. Anong oras ba sila dumating? Hapon. Alas 5. Alas 5 na. Tapos, saan sila pumunta nung pagdating namin dito? Nasa kompiteran po. Nasa kompiteran ba kayo ni Raven? Saan? Kapag ka lang po. Dumaan lang kami sa kompiteran. Kumain kami. Nung tanging pakiusap ko sa inyo, pagka nagtatanong ako, dapat yung sumagot actual, maayos. Actual na nangyayari. Di ba? Kasi mahihirapan ako mag-isip kung ano ba yung nangyayari sa inyo, ano ba yung kalagayan nyo rito. Di ba? Kasi kung nagtanong ako kasi kanina, nandito na po siya eh, kaya hindi ko na po sinabi. Tapos si Ate Rose, sabi mo may nasikaso. Meron po siya kanina yung nasikaso. Pero ano, pero Kyle, kaya ano, wala yun na lang kayong pumupagsiring kang papadis na kuan. So, ganito nang nahinabo. Ano yun, Teros? Dapat sinabi nyo na lang yung totoo. Alam nyo naman kung saan ako pupunta. Diba sinabi ko sa inyo? Nagtalo tayo kanina. Sabi ko sa inyo, hindi pwedeng hindi ko na i-report sa pulis sa nangyayari kasi dalawang araw na rin yung kapatid nyong nawawala. Hindi ko nakikita. Nakikita nyo ba natutulog pa ako? Kagabi, di ba, kita mo kahit mag-isa ako? Halos lahat doon, Pops, nalibot ko talaga. Yun ngayon, pinuntahan namin, pati yung ano yung may sinasabi na sapote, kung saan-saan yung pinuntahan ko. Halos hindi ko na nga, Pops, alam yung ano, tapos lahat na makikita ko na ano niya, saan ba yung ano, pati yung sila Mickey, yung sila Michael, tsaka yung sila ano, binuksan ko din yung FB account niya. May mga nababasa ako doon na hinahanap din siya. Iniisip ko kung nandito. Tapos yung sa UCC Pam, nag-chat din ako doon na paano mo nabuksan po, yung Facebook niya, Teros? Doon sa cellphone ni Daddy niya. Kasi may FB Lite doon. Na-open ko yung ano, walang password. Clinic ko lang yung nakita ko yung ano niya, yung profile niya doon. Clinic ko, nag-open siya. Tapos ngayon, yun nga, sabi ko, tingnan mo tong account niya kasi hinahanap ko, inaano ko, pilit, baka may makukuhanan ako ng information kung saan siya pumupunta. Ultimo yun sa UCC, kagabi, lahat ng jeep na nakaparada doon, sa San Antonio, lahat, basta doon lahat na alam ko napupunta niya sa street na 7-Eleven na yun, kung saan siya nagtitinda, naglalako, talagang pinagtanong ko, dala pero ito, Tero, sa maputol kita, no? Kamusta ba si Arvin dito? Pwede ko bang malaman yung totoo? Ano bang ginagawa ng bata? Kamusta ba siya? Pasaway ba siya? Gusto ko yung totoo kasi para malaman natin kung ano ba yung dapat natin gawin sa kanya. Kasi baka mamaya, napupunta ito sa maling barkada. Diba? Ano nung Pops eh, pagkatapos naman niya magtinda dito na siya, tapos papaalam siya, pupunta siya din sa computeran. Minsan naandun siya sa akin sa tindahan.
Ganun lang po. Yun lang naman yung nagiging routine niya eh. Ito lang po yung nagtaka lang ako. Tapos yun nga, nagkaroon sila, napagalitan siya ng kuya niya. Ano ba, ano nangyari sa inyo ni kuya? Nung napagalitan ka, ano sabi sa'yo? Ay, yun po kasi maliwala na naupuhan ko yung cellphone. Kaya hindi ka na umuwi. Ha? Magkano ba yung, asan ba yung cellphone na yun? Patingin daw? Patingin daw ako ng cellphone na naupuan. Sige. Meron akong umuha ng cellphone eh. Anong cellphone ba yan? Infinix. Para hindi na kayo mapagastos. Ito. LCD. LCD touchscreen. Pwede natin ito ipagawa sa kakilala ko. Pero gumagana pa naman yung charging niya, di ba? Ito lang naman. Yung touch po nga. Tsaka LCD touchscreen. Mga kababi. Makahulat daw ito, RB. Okay lang ba? No? Dalhin ko ito? Opo. Oh, dalhin ko ito. Ipapagawa ko. Ha? Okay lang sa inyo? Tapos ibabalik ko na lang sa inyo ito pag gagawa na. Opo. No? Pero di ko na maalam yung password nito. Tsaka hindi naman na natatouch, mga kababi. Para hindi na kayo, ano, pagmumulan pa ito ng ano eh. Ang di pagkakaunawaan ninyo dahil sa cellphone eh. Papaano ka pa? Sigurado ka hindi ka nag-rugby? Kasi kung nag-rugby ka, baka mamaya ma-addict ka sa, ano nun, sa lasa nun. Ah, anong sa palagay nyo dito, Kyle? Yan po siguro gagawin yung puso. Babantayan ninyo yung kapatid ninyo kasi kayo ang nakakatanda sa kanya. Bagaman malayo yung age gap ninyo. Ayan Kyle, cellphone lang yan Kyle. Malayo age gap ninyo, alam ko yun eh, ramdam ko yun. Pero pagmamalasakit nyo rin, ibabanding nyo rin siya. Kung ano yung trip niya, sasabayan ninyo. Kasi mahirap naman kung sa ibang tao niya makukuha yung ganong pagmamahal eh. Diba? Gaya niyan. Diba? Kakailangan pa ba? Magtawag ka pa ba ng jeep para lang mapaayos ito? Sa magkano lang to teros? Nasa siguro igastos dito ng 2,000. Ibubuwis mo pa yung buhay mo, Arvin. Pag-aalalay mo pa si mama. Si papa mo. Ano bang ano? Ano bang balak mo? Abin? Wala po. Wala. Tsaka Teros, ba't pala hindi na kayo, hindi kayo nagtinda? Ito po na ano kasi hindi na ako maka ano kasi isa nang lagi nahanap ko po. May puhunan pa ba kayo, Teros? Meron naman po, Pops. Bukas magtitinda po kayo. Opo. Imbis na, di ba, nakapagtinda si Mama, biglang ganyan, nahanap ka. Ano bang sabi ni Papa din sa'yo? Di ba dapat laging mabait? Bin? Opo. Iisipin mo yung mararamdaman palagi ng magulang mo. Alam mo, napakaswerte mo nga kasi meron kang nanay pa eh. Meron kang tumatayong bilang tatay sa'yo, meron kang mga kapatid eh. Di ba? Napakaswerte mo yung iba. Wala na parehas. Ano bang nangyayari dito, Teros? Ngayon sana, Pops, kung ano kasi sabi nga sa kanya, Ate Gingin. Sabi niya, Day, ano mo na yan? Ano kaya, tawagan mo na si Papa din, sumingi ka na lang din ng tulong para matulungan tayo ng paghanap. Sabi ni Ate Gingin sa akin. Sabi ko, pag wala pa rin nangyari ngayon, Ate, sabi ko, saka nga ako tatawag kay Papa din kasi hindi ko na kaya. Pero hanggat kaya ko, sabi ko nga, hinanap pa rin po namin siya kahit kagabi. Hinanap pa rin namin siya. Pero sabi niya, sige mamaya, sabi niya, yung motor na lang ni Sydney gamitin ninyo. Balikan mo na lang siya doon ulit sa ano, yung kung saan mo siya tinignan na. Kasi may nakapagsabi nga po, nung pinakita ko po yung picture niya, nakikita nga daw po siya doon. Kaya ang usapan po namin ni Ate Gingging, pag ang dating ni Kuya Sydney, ano, pupuntahan namin siya doon, babalik ako doon para ikutan ulit siya doon. Dito sa bahay, hindi naman ba siya parang, alam niyo yun, yung tipo na
Lagi siyang inaaway, hindi naman ganun. May ganun ba? Hindi, isa lang po yung ano, natatandaan ko na ano, talagang totoo yan. Ito yan, kaya sinasabay ko yan si Kyle. Cellphone lang yan. Huwag ka masyadong aburido. Cellphone lang yan. Tingnan mo, Kyle. Tingnan mo na isipan ng kapatid mo. Para lang dyan sa cellphone mo na yan. Anong sabi ko sa'yo? Cellphone lang yan. Hindi niya naman sinasadya yan. Hindi, okay na yan, Tiro. Tama na yan. Ang ano natin dito, mabantayan itong bata. Kasi ano ito, takaw ito sa ano, mga ganyang edad, takaw sa barkada yan. Wala naman ako pag may isip na dahil para magagawa niya yung ganyan. Kasi unang-una hindi ko naman siya pinapagalitan, pinagsasabihan ko sabihin, ikaw lang yung katuwang ko, ikaw lang yung nakakaintindi, ikaw lang yung inaasahan ko kasi sa hanap buhay natin, ikaw lang yung katuwang ko. Bakit si Arvin lang, Tiros? Paano mo nasabing si Arvin lang? Kasi papsa lang naman yung nakakaintindi sa akin pag ano minsan yung mga kuya niya, ano rin naman eh. Baka matulungan nila ako ng bagya. Hindi naman nila kasi alam mo ano yung nagigigilap ko. Ako, never ako nagsalita sa kanila. Hindi minsan hindi ko sinabi sa kanilang pagod na ako. Kahit lahat akin, sa pagtitinda ko lahat, doon ko kunin na sila na yun. Katulad yan, wala na naman sa trabaho. Yung pamilya niya, pasan ko pa rin. Sino yung sa akin lang, siya, wala na naman sa trabaho. Yung sa akin lang, pag nakatulong kayo ng bagya, huwag niyo kukwentahin sa akin na nagbibigay kayo ng ganito, ganyan. Kasi bakit? Kasi mas lamang yung bakante kayo kaysa doon sa time na nakakapag-abot kayo sa akin na samantalan lahat doon lang sa paghahanap mo namin na malaking pasasalamat ko talaga. Kasi bakit, Pops? Kaya nasasabi ko na si Arvin lang talaga yung nakatawa ko. Alam mo kung bakit? Kasi si Arvin lang yung kapag sinabi ko na anak, magtitinda tayo. Anak, maglalako ka. Sige, me. Siya lang po yung go ng go na hindi siya magsasabi na ayoko, me. Pagod ako. Hindi po. Nimisan di ko narinig na nagreklamo yung si Arvin. Hindi katulad nun sa kanina na ang init, me. Hindi ko kaya. Pero si Arvin, nimisan di ko narinig na nagreklamo na mainit, me. Hindi ko narinig na pagod na ako, me. Hindi ko narinig na ano pag sinabi ko, Bin, ano, kaya mo, magtitinda tayo, magtotogi ako kasabay ng barbecue para ano, may dagdag tayong kita. O sige, me, puro siya, ano, sige, yung bagay, yung pagtulong niya sa akin, nakikita ko talagang worth it naman dun sa naging ano, Pops na ano, kasi si Arvin, hindi sa paborito ko si Arvin, pero simulat sa pool kasi si Arvin lang talaga yung nasa pilkoma pa lang kami. Si Arvin ngayon nakita ko na. Si Arvin halos nung hindi ako makatayo, nung hindi ako makalakad, nung naratay ako, si Arvin bago pumasok sa school yan, bibigyan niya ako ng aninola. Pasisiarin muna niya ako na bago siya pumasok, magluluto siya, ire-ready niya yung pagkain ko na ilalagay niya mismo sa tabi ng higaan ko na hindi ano, hindi nila nagawa sa akin yun. Kahit pero si Arvin, si Angelo po, wala naman ako problem. Angelo kasi bahay-aral, hindi ko inano yun kasi prosigido talaga yung bata na makatapos, makapag-aral, na tumaas yung grades niya. Kaya nga, Paps, diba pinasa ko sa yung grades niya. At totoo lang, pero si Arvin, simulat sa pool, may nakakaawa si Kuya Kyle, si Bibi, mga anak yung asawa niya. Ate Ray, oh, magtutulong-tulong sila sana, yun ang naiisip mo, Kyle. Hindi lahat, Kyle, magpasalamat ka rin kasi nandyan yung mga kapatid mo na andyan kami lagi para sa'yo. Kung tutuusin, ginusto mo magpamilya ng maaga, kung tutuusin, labas ka na sa poder namin, pero ano, huling tawag mo, huling ano mo, kami pa rin pamilya mo. Kaya sana pagdating sa mga ganyang kaliliit na bagay, huwag mo pagagalitan yung kapatid mo. Nagsabi sa'yo, sorry kuya, naririnig ko yon, hindi na lang ako makatayo dahil sa sobrang pagod ko. Pero, inano mo pa rin yung kapatid mo. Dapat yun ang maisip ninyo na kahit kung wala nun si Arvin nung na-hospital ang anak mo, si Arvin na nag-provide para lang may padala sa inyo, nasa Paranaque ka. Tama na siguro yan, Nay. Tama na yan. Ano. Kasi siyempre, ano rin, tawag dito. Mahirap din kasi, di ba, Kyle? Yung parang
bawat galaw, bawat tulong mo sa pamilya, sisikay lang panganay, no? Mahirap yung tipo na bawat may tutulong mo, parang binibilang mo. Mahirap yun, eh. Kasi hindi ka makakagalaw ng magaan nun. Diba? Siguro, itong time na ito, nasabi mo sa akin yan, Ate Rose, ibig sabihin, meron, kaya ganun, kaya hirap sa galawan, sa hanap buhay, no? Kasi kung tutuusin, marami kayo rito. Ito si Raven, ang laki-laki na niyan, oh. Ah, Raven? Oh. Si Kyle, ayan, nandiyan dyan. Oh. Ang mga katuwang mo sa hanap buhay, malalaki na. Diba? Kung tutuusin, hindi na kayo dapat nahihirapan yan. Kasi kung... Totoo po yan. Diba? Kung tutuusin, hindi na kayo mahihirapan yan, eh. Dahil... Basta tulong-tulong eh. Ewan ko po sa kanila, dumarating sa kanila yung time na parang gusto nila lahat. Ako na lang eh. Oo. Itong time na ito, bago matapos tong taon na ito, gising. Gising kayo, gising. Kasi, sayang yung pagkakataon ninyo. Ngayon, nandito kayo sa nilipatan ninyo, hindi mabigat ang upa rito. Si nanay ninyo, malakas pa. Si papa ninyo, yung stepfather ninyo. Ito nga, Paps. Ito lagi ko sinasabi sa kanila, hindi sa habang panahon malakas ako. Ito nga, dumarating na yung time na katulad nyan, pag nagkakasakit ako. Ayaw na magkasakit, Paps, kasi magugutom talaga sila. Ayaw na magkakano, kaya kahit na anong hirap, anong pagod, anong oras na ako minsan umuwi dito, si Angie, sabi ko sa kanila, pag wala silang ginagawa, si Angelo, hayaan nilang malaya. Pagkagaling sa school, hayaan nilang yung homework na lang niya, ang asikasuhin niya, sila na yung susundo sa akin. Obligado. Dapat hindi ko na sila kailangan tawagan, hindi ko na sila kailangan. Hindi na kailangan yung... Puntahan niyo na ako doon, yung... para alam niyo na magliligo. Si Arvin, si Angelo, lagi na lang sila. Sila ang lalaki na nila. Yung tipo na, alam mo yun, naisip mo yung nanay mo, ganun yung sitwasyon, dapat yung may kusa na kayo, eh. Pwede naman kayo magliwaliw ng tapos na yung mga gampanin, di ba? Pagtapos na yun, sige, malaya na tayo, nakatulong na tayo kay mama, eh. Paps, ngayon lang ako nagreklamo, ngayon lang din nila ako narinigan ng ganyan kasi eto parang nasobra na durog yung puso ko kasi hindi ko talaga maatim na ganun yung ginawa ng anak ko dahil lang dyan sa cellphone na yan. Pwede ko lang palakulin ko yun. Papalakulin ko talaga yan, eh. O, ganito. Kyle, may gusto ka bang sabihin kay mama mo, kay Arvin? Wala. Baka siguro pwede kang, manghingi ka man lang siguro ng pasensya sa kapatid mo, kay nanay mo, manghingi ka ng pasensya at siguro, ipakumbaba ka. Tinan mo, Kyle, naisip ni Arvin yun. No, kung tutuusin nga, hindi niya. Bin, sana sinabi mo na lang sa akin na ganun. Sana ako na lang ang nag-provide, hindi ikaw. Hindi mo obligasyon yun, Arvin. Sana, Arvin, ito din sasabihin ko sa'yo. Pag may mga ganyang problema kayo, anak, sa akin mo sabihin. Magsasabi kay mama, ha? Kay mama, magsasabi palagi. Anong kinakatakot mo? Huwag kikim-kimin yung problema, ha? Bin? Sagot daw. Hindi pwede yung sinasabi mo, Arvin, na kasi nakikita mo, pagod na ako, namumblema na ako, lahat akin na. Hindi, Arvin, obligasyon ko yon. Hanggat kaya ko kayong igapang. Tandaan nyo yan. Yung mga ganung bagay, obligasyon ko yan para sa inyo dahil ako ang nanay. Kyle, siguro manghingi ka na lang ng sorry kay mama mo. Para matapos na. At siguro maganda, ayusin ninyo yung sarili ninyo. Sige na, mag-sorry ka na kay mama mo. Ano ba dapat gagawin kahit pagkaganyan? Diba? Mag-sorry ka na dito kay Arvin, oh. Mag-sorry ka na ba kay kuya mo dito sa cellphone? Ha? Nagsasorry sa inayon lang niya tanggapin yung paliwanag ng kapatid niya. Ipapaayos ko na to, Kyle? Ha? Huwag mo nang alalahanin. Sa'yo ba ito? Sa'yo ito? O, ipapaayos ko na ito, ha? Hatid ko na lang dito kapag ayos na. No? Mag-ayos na kayo bago ako umalis. Kung pwede ba? Kung pwede lang. Teros?
Ay, Paps, magulang ako. Sino bang magulang ang mga katisan? Diba? Ang akin lang naman sana. Matuto siya ng respeto, gumalo. Pagdating sa mga kapatid niya, sana pakimagaya niya ng maayos. Kasi kung wala yung mga kapatid niya, ewan ko kung ano rin mangyayari sa kanya. Kyle. Lalo na si Arvin. Si Arvin, napakalaking bagay sa kanya. Wait lang, Teros. Kyle, tara dito. May sasabihin ako sa'yo. Dito ka, dali. Di ba panganay ka? Dito ka. Ito kasi panganay din akong anak eh. Alam ko naman yung nararamdaman mo, inaintindihan kita eh. Ako panganay din akong anak at dati, mga ganyang struggle din. Mahirap yung sitwasyon ng buhay at saka pagdating sa mga kapatid kasi medyo malayo age gap nyo, di ba? Ilan taon si Arvin Teros? 14 po. 14, ikaw ilan taon ka na? 18. So, 4 na taon. Kung sa akin, siguro, kunin mo yung ano, yung loob ng bawat isa. Bawat isang mga kapatid mo. Kasi, yan, mga bata pa. Si Raven, ilan taon, Teros? 16 po. Yun ang kabadi-badi mo, ano? Yun ang kasundo mo kasi malapit ang edad ninyo, eh. Kung sa akin, ay, pag kami mga ganyang senaryo, problema, kaya magsabi kayo kay mama. Kasi wala namang ibang makakagawa ng solusyon niya kundi kayo eh. Kayong pamilya. Kung masama loob mo sa isa, siguro wag mo nang pagbuhatan ng boses o ng kamay, kung ano man. Sabihin mo palagi dito sa nanay mo kasi siya ang may karapatang magdisiplina niya ng kapatid mo kung ano man yung nagawa. Tapos, ang sinasabi ni Nanay Rose na yun nga, walang kusa at parang nagbibilang, ha? Totoo ba yun? Ha? Hindi mo naman binibilang. Ang sa akin eh, siguro dagdagan nyo pa yung ano, yung sipag at tiyaga. Kasi darating naman ang panahon, hindi na ganito eh. Diba? Tsaka napakaswerte ninyo dahil meron kayong nanay na alam nyo yun, bagaman mahirap, hindi kayo pinababayaan, hindi kayo iniiwan. Sabi nga ni nanay, nagkaroon ka ng anak ng maaga, pero nandito ka sa kanya. Hindi niya naman sinusumbat sa iyon, no? Hindi niya sinusumbat sa iyon. Kumbaga pinaparealize niya lang sa'yo kung ano yung dapat mong ma-realize, di ba? Sa akin sana bago ko umalis, eh magayos kayong mag-ina, magkapatid. Kasi para palatag na yung loob ko na okay kayo pag alis ko. Kasi baka mamaya pag alis ko, eh kung ano mangyari sa inyo, no? Ako bilang isang panganay na anak, ang sa akin ay siguro magpakumbaba ka na lang din dahil ikaw ang mas nakakaunawa. At siguro manghihi ka ng pasensya kay nanay, kay Arvin. At ayusin na lang yung mga pagkakamali. Okay lang ba sa iyo? Ha? O hindi mo pa ramdam? Okay lang ba? Yakapin mo lang ito si nanay. No? Sige na. Yakapin mo na at manghihingi ka na ng sorry. Sige na, ako nang bahala sa cellphone. Sige na, Kyle. May gusto ba kayo sabihin kay Kyle? No? Yun, ano. Kyle kasi, ano. Ako, pangatlo ko eh. Meron din ako mga kapatid na maliliit sa akin. Yung pag-handle ko sa mga kapatid ko. Yung sinasabihan ko sila pagka nagkakamali din sa akin. Pero higit sa, ano, sa magulang ko muna sinasabi. Na ganito ang ginawa ni kapatid ko, ganito ganyan. Dapat yung mama mo rin eh, doon kang magpakumbaba. Mahirap yung nagmamatigas sa magulang. Ulang. Kasi may parusa yan, guys. Yan ang mabigat na, ano yan eh, mabigat yung decision mo na ganyan, hindi ka kikibo, hindi ka magsasalita. Dapat
mag-sorry ka o may nagawa ka, may nagawa kang ano, may mag-sorry. Kasi balik-balik ta rin man ang mundo, nanay mo yan eh. Tsaka higit sa lahat, yung sinabi nga na nagkapamilya ka. Kasi ako, nagkapamilya ako, nasa poder ako ng magulang ko. Nandun yung pagsusumikap ko para bigyan ng pagpapahalaga sa kanila yung ginagawa nila sa akin. Tinutuwangan ko sila, hindi ako nagpapabaya kasi yung unang-una yung anak ko, inaalagaan nila, inaalagaan ng bunso kong kapatid, inaalagaan ng mama ko. Pagdadating ng mama ko, siyempre masaya yung magulang ko na nandun yung apo niya. Kaya yung kasiyahan ko, yung para sa akin, maging masaya ako, maging masaya magulang ko, tutuwangan ko yan. Tutuwangan ko yan, hindi na ako mag-aantay na sabihan na utusan, anak, ganito, yung utusan pa. Hanggang magkukusa na. Magkukusa na lang. Tsaka kung meron akong konting halaga, ma, ito lang. Ate tayo, ganun. Tsaka kung sapat naman sa'yo, bigyan mo ng ano, bigas, bili kang bigas. Ganun. Kumbaga, ikaw ang magiging katuwang nila. Oo. Kasi katuwang mo rin sila. Magtutuwangan kayo para yung bigat, kagaan, di ba? Magaan. Tsaka yung sa cellphone, yung bagay kasi napapalitan yun. Napapalitan yan. Pero yung pagmamahal ng kapatid mo sa'yo, biray mo, simulat sa pool pala, siya ang umalalay. Maliit pa siya, ganyan siya yung edad mo, at saka yung edad niya, malaking ang gap. Tapos siya yung nagsusumikap. Sorry, pero yung kapatid mo kasi yung tama doon. Kahit na kuya ka, magalit ka dahil doon sa bagay, pero nagsumikap yung kapatid mo. Ayan, ganyan, nag-dispatcher ng jeep, nagtawag. Gumawa ng paraan para hindi sumama yung loob mo. Pero bukod doon, sumama na yung loob mo sa kanya, kaya umalis siya. Kaya gumawa siya ng paraan para mapagawa yung cellphone mo. Mabigat sa kanya yon. Kaya yung kapatid mo, yan, tingnan mo ang naging resulta. Hindi mo man sinasadya yon, pero na siguro nasigawan mo o hindi mo naman sana, wag naman sana na nabuhatan mo siya ng kamay. Dahil sa ganun nga nagawa, hindi naman sasadya. Sana humingi ka na lang ng sorry. O kaya pasensya, higit sa lahat sa mama mo. Dahil hindi ka nag-konsulta sa kanya na bago mo siya sitahin. Dapat si mama mo muna, ma, si Arvin, ganito, nasira yung cellphone ko. Oh, bibigyan kita ng pagkakataon, Kyle, na meron ka bang gustong sabihin. Bibigyan kita ng pagkakataon sa akin, kay Nanay Rose, kay Arvin. Sige na, bibigyan kita ng pagkakataon, pwede kang maglabas ng ano. Hindi yan siya, sumulat sa pulpata siya. Pag may mali siya, hindi siya umiimik, hindi siya marunong magsabi na, sorry, hindi siya marunong ganun. Dadaanin niya ako sa lambing, mas, hindi siya marunong magsabi, pero lalambingin naman ako ng anak ko. May time naman kasi na okay siya, Paps, yung magkukusa naman siya, nag-ano siya, kaya lang ito, yung siguro dahil wala na naman siya trabaho, na aburido na, titi ako naman siya, kasi nga sabi ko sa kanya, ito lang, Kyle, alam mo na, alam mo kung ano yung pinakamasakit sa akin, yung sagot-sagotin mo ako, na kahit anong ipaliwanag ko, lagi nang ikaw yung gusto mo, ikaw yung tama, ikaw yung magaling, hindi ganun anak, kasi hindi ko kayo inalagay sa alangan, at hindi ko kayo pagsasabihan nung alam ko ikapapahamak ninyo. Alam mo yung kanina na pagsalitaan kita ng ganun. Anak, walang araw, walang oras, walang minuto na hindi pumasok sa utak ko yung kapatid niyo, sa natutulog, sa kumakain. Hindi na ako nakakatulog, hindi ako makapagganap buhay, hindi na ako lahat ano. Ito na, nandito kayo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sobrang sakit na dito sa loob ko, hindi ako makakain kasi wala ang kapatid ninyo. Hindi nyo alam kung ano yung nararamdaman ko. Tapos sasagot-sagutin mo ako. Anak, ang sakit para sa isang magulang na nanay ako na sasagutin mo ako ng gano'n na halos lahat, anak. Lahat ng pangunawa, pagmamahal. Alam nyo yan, di minsan.
Kung may mga pagkukulang man ako sa inyo, nagiging busy man ako yun, hindi para sa akin yun, para sa inyo din. Kasi yung pang-araw-araw natin, yung konsumo natin, bahay, umuupa tayo, tubig, ilaw, nagbabayad tayo, anak. Sana intindihin nyo yun kung maging ano man ako doon. Yung ikaw yung inaasahan ko, balik mo lang yung dati, anak. Yung ikaw na yung mga kapatid mo, bago ako dumating, may nakakain na sila, okay na sila. Ikaw, sabay na lang tayo, Mi. Alam mo na, yun yung hinahanap ko, Mi. Yung dating kuya, yung kuya, okay na ba? Na ano, tatawag ako sa'yo, okay na, Mi, nakakain na sila, tulog na sila. Ikaw na lang hinihintay ko. Alam mo, anak, kahit na anong mali mo, kahit na anong buwan mo, hindi kita kayang itapon. Kahit binabasos mo ko, ginaganyan mo ko, mahal na mahal ko kayo, alam niyo yan. Ano ba sabi ko sa inyo? Ayoko na makikisaw-saw kayo sa ibang tao. Ayoko tumatabay kayo dyan sa labas. Kasi bakit? May mga mangyari dyan na ano, trouble, madadamay kayo. Ayoko kasi ako yung unang masasaktan. Yung sa akin lang sana kahit pag pinagsabihan kita, makinig ka anak. Kasi hindi para sa akin yun, para sa'yo yun. Kasi may pamilya ka na. Kapag ikaw na disgrasya, hindi lang ako mawawalan. May anak ka na. May asawa ka. Yun lang, anak. Makinig ka sa akin. At saka ano rin na, Tiros, naiintindihan ko rin siya. Siguro, kaya parang wala rin siya sa sarili. Kasi nga, sabi mo, wala nga siyang trabaho. Diba? Ngayon na, Kyle, kung ako nandun sa sitwasyon mo, no, Kyle? Hindi na nakita na si Arvin. No? Isipin mo na lang na yung hanap buhay ninyo, Kyle, kung yun ipo-focus ninyo, di ba? Malaki yung potential eh. Di ba, Kyle? Kasi, di ba, sabi nga nila, mas okay na maging negosyante ka kaysa yung magkatrabaho ka ng 8 to 5. Di ba? Tapos, yun kasi yung realidad eh, di ba, Kyle? Kung magkatrabaho ka ng 8 to 5, hindi, sige, okay po. 8 to 5, tapos ganun, di ba, yung kita mo, hindi naman sa pagano, mga kapapi, kasi sila Ate Rose ay meron ng hanap buhay, di ba? Tumulong ka kay mama, ipalaguin ninyo yan. Kasi ikaw ang ano dyan, mas malakas kang magiging katuwang ni nanay, di ba? Kung magtutulong pa kayo ni Arvin, tsaka ni Raven, eh baka ano yan, baka mamaya magtayo na kayo ng isa pang malaki na kainan, di ba? Naintindihan kita na ano ka, na wawala ka sa wisyo, na aburido ka kasi nga walang pinagkukunan, trabaho. Pero kung tutulong ka kay mama mo, ngayon pa lang, kasi hindi ka pababayaan yan eh, di ba? Ikita niya yung effort mo. Hindi naman magiging madamot sa yan kasi nanay mo yan eh. Ano, may gusto ka bang sabihin? Ha? Wala. Di sana maging okay kayo rito, maging payapa kayo. Ha? Yung puso mo, huwag mong anong pagmatitigasin, ha? Alam ko, alam mo na yun na nasa loob mo yun. Alam ko yun. Ikaw, Bin, yung pag-alis-alis mo nang hindi ka nagpapaalam, huwag mo nang ulitin sana. Ha? Kasi ito si mama mo, hindi na alam ang gagawin. Pwede bang manghihi ka sorry kay mama? O, sige daw, yakapin mo daw si mama. Yung cellphone, ako nang bahala dun, ha? Kyle? Huwag ka nang mag-alala dun sa cellphone, Teros. Ihatid ko na lang, papatid ko na lang. O kaya ako na mag-ahatid dito. Yung pang Jollibee niyang nasa na si Jello. Jello. Ito si Jello, ano rin ito eh. Mabigat din ba katawan nito? Hindi pa. Hindi? Ika? Malambot. Malambot pala ang katawan. Malambot daw ang katawan mo, ano? Ano? Mabait ba ito si Jello na yun? Opo. Ayan nga, madaling araw pa mamaliki siya kasama ko pag yung may trabaho si daddy niya. Kaya magkakapatid kayo rito. Sana nauunawaan ninyo. Walang ibang magtutulungan kundi kayo. No? Walang iba. Kayo lang. Kayo ang tawag dito.
matatakbuhan ninyo isa't isa. Okay, magbibilangan ng trabaho. Ha? Kasi yan ay para naman sa ikabubuti nyo eh. Kakapatid kayo eh. Huwag ituring na ibang tao yung isa't isa. Mahalang kayo, ha? Jello, Arvin, Kyle, tsaka si Raven. Raven, alam ko naririnig mo ko. Tulungan kayo kasi puro lalaki kayo. Di ba? Matatropa dapat kayo eh. Ito, yung panjali bisana ni Jello, ibibigay ko na lang sa'yo si Rose. Ito ay 3,000, ha? Eh na, nakimama mo na yung reward mo. Tapos, yung pagpagawa ng cellphone ako nasasagot mo. Ha? Opo, salamat pa. Sana maayos na yung suliran ninyo. Sana pagbalik ko, masigla kayo. Hindi na ganyan. Tutulungan. Kagaya nung dati. Di ba? Oo, kagaya nung dati. Pero huwag kayong babalik sa 5-6. Kasi dati yun eh. Ha? Ano yung gaya nun? Kyle, ha? Rinig mo naman yung sinabi ko, di ba? Sa puso mo yung tandaan mo. Ha? Kaya mga kababi, paano po ay tutuloy na rin kami. At Bin, huwag na alis nang walang paalam, ha? Huwag makikipagkaibigan sa, alam mo na, kakasama, mga bad influence. No? Bin? Mag-aral, magtinda, tumulong. Mag-aral, magtinda, tumulong. Yun, ha? Jello, ikaw rin, ha? Hindi, ano, hindi ka exempted. Kasi, malaki ka na rin. Anong taon ka na? 14? 13. Kahit dito lang sa bahay, pag-uwi ni nanay, may sinaing na, nahugasan na yung pinggan, mga kaldero. Napakagaan nun sa pakiramdam. Siya po yung sumusundo sa akin. Pagkagaling niya sa school, pupuntahan po niya ako doon. Tutulungan niya ako magtinda hanggang sa umuwi na po kami. Tuloy na kami, ha? Kyle? Raven? Ano pa lang yung sasagot-sagotin niya ako? Tama na yung pagsasagot-sagot, ha? At kung may problema kayo, malagi kayong mananalangin sa Panginoong Diyos. Yun ang pinaka number one dyan. Kasi hindi biro yung araw-araw, di ba? Totoo po yan. Magaman ganyan si Kyle, mga kapapi, nararamdaman ko naman yung puso niya. Maging maayos na yan, pero wala naman imposible sa Panginoong Diyos. Sana balang araw maging maayos lang. At balang araw karon din kayo ng ano, napalago niyo yan. Mas ano eh, mas magandang tingnan, mga kapapi, buong pamilya yung, alam mo yung family business. Kayo ang nagpapatakbo ng negosyo. Tulong-tulong kayo. Tulong lang kami, lalo na nung nandito po sila. Sabay-sabay lang, tulong-tulong lang. Lahat sila, kung kinakailangan nila lahat sila, maglalako po sila. Yun ang maganda eh. Kasi kaysa sa iba ka papasok, di ba? Kaysa mamamasukan ako, kaysa naman mag-ano ko, magtatrabaho ko ng 12 hours, paghapon ko silang lima, ano, tapos pag-uwi ko. Mahirap po yung ganun eh. Iba po yung hawak mo yung sarili mong oras. Kapag kasi meron ka sariling anak, buhay, negosyo, hawak mo yung oras mo. Wala pong problema. Sige na, Teros. Sana maayusin niyan, salamat, ha? Po. Tuloy na po kami, Teros. Asan yung cellphone pala? Nasa akin ba? Nandito, ay, nandito pala. Dito oh. Pala. Ito, mga kapapi, oh. Kayang matouch. Ako na lang bahala dito. Paayos ko ito. Nabali. Oh, parang tabingi nga, oh. Oh. Na ano po kasi siya, nakatulog po siya doon. Oh. Sa doon naman po nakatulog siya. Sa susunod, ay pag na ito, naayos na lahat ng gamit, iingatan. Bin? What? Lahat ng gamit, iingatan na, ha? San ka? Angelo? Pa? Ano ba yung boses ni Angelo? Parang po si Angelo. Oh. Iingatan na pag ito naayos. Iingatan lahat ng gamit, ha? Papahalagahan. Kasi, siyempre, iniingatan din dito ni kuya mo. Pinundar niya ito. Siyempre, yung damdamin din ni kuya, intindihin mo rin.
Ha? Bin? Tsaka ano, maligo ka na. Ilang araw kang wala dito sa bahay. Yung pan-Jollibee mo, na kay mama na ha? Ano na sasabihin mo sa akin? Maraming salamat po, Pops, sa pag-ibigay sa akin. Pagbutihan pa ang pag-aaral ha? Ikaw rin, Bin ha? Pag-aaral mo. May gusto ka bang sabihin, Tiros? Salamat, Pops. Salamat po. Pasensya lang po kayo sa nangyari, mga kapapi. Talaga lang pong nawindang lang din po ako kasi kahit sino naman pong magulang. Pagka gano'n po, hindi na na. Unang gabi pa lang po na hindi siya nakauwi. Talagang hindi na po ako na napakali. Kaya pati po rin ang pagtitinda ko, talaga na antala po talaga. Yun po, Pops. Salamat po pala, Pops, sa ano, Pablo at kina Angelo. Sige, Tiros, tuloy na kami. Welcome po. At bantayan ninyo yung mga bata, ha? Bigyan nyo sila ng mga task araw-araw. Yun na yung nakaprogram sa kanila. Para hindi na nagpapasapasahan kung ano yung gagawin. Kumbaga, meron na silang task. Taga-hugas, taga-sasama sa palengke, ganito-ganyan. Para wala nang turuan. Kasi madami naman sila. Para mas magaan yung buhay. God bless po sa ating lahat, mga papi.